Okay, so magandang umaga sa inyo lahat and muli na naman tayo nagbabalik dito sa Taal Heritage Town. So bali, ito yung ating take 3 video, no? Ang Taal ay naging kabisera ng lalawigan ng Batangas. Ito ay dating nasa kasalukuyang San Nicolas, ngunit ang buong bayan ay napilitang lumipat sa isang mas ligtas at mataas na lokasyon. Mas malayo sa Taal Volcano, pagkatapos ng mapaminsalang pagsabog noong 1754, ang pinakamalaking pagsabog ng Taal Volcano na naitala sa kasaysayan. Ang bayan ay patuloy na umunlad noong panahon ng mga Kastila at gumawa ng ilan sa pinakamatapang na pambansang bayani ng bansa, kabilang si Don Felipe Agoncillo, isang rebolusyong bayani ng isang diplomat. Ang kanyang asawa na si Doña Marcela Marino Agoncillo na kilala sa paggawa ng unang watawat ng Pilipinas. Doña Gliceria Marella de Villavicencio na kilala bilang ina ng rebolusyon at isang pangunahing tagapagsuporta ng pag-aalsa laban sa mga puwersang Espanyol. At General Ananias Jokno, ang nag-iisang general ng Tagalog na namuno sa isang all-out ekspedisyong militar sa relihiyon ng Visayan. Nananatiling nakatayo hanggang ngayon ang kanilang mga ancestral house at patunay na namuhay mayaman at sikat sa panahon na iyon. Sa gitna ng Taal Park ay nakatayo ang matayog na Basilica de San Martin de Tours, ang pinakamalaking simbahan sa Asia, na napapalibutan ng iba pang mga cultural landmark, kabilang ang hall ng Municipal Government of Taal at ilang mga ancestral house. Habang ang komersyalisasyon ay tumagos sa lumang sentro ng bayan, ang pangkalahatang katangian ng lungsod ay nananatili. Ang 7-Eleven na tindahan na matatagpuan malapit sa plaza ay makikita sa isang lumang istruktura. Habang ang Don Juan Barbecue, isang sikat na restaurant, ay naghahain ng ilan sa mga signature dish ng Batangas, tulad ng tapang taal, taal longganisa at iba pa. Ang Taal Market ay nasa paligid din ng lugar kung saan makikita mo ang ilan sa mga tindahan na nagbebenta ng balisong, barong Tagalog na kabisera ng Pilipinas, at iba pang mga produkto na gawa sa pinya at taal delicacies tulad ng panutsa, peanut brittle, suman at empanada.
Ang bayan ng Taal ay itinatag noong 1572 at ngayong taon, ipinagdiriwang ng mga tao ang ika-450 na anibersaryo ng pagkakatatag ng bayan kasama ang Dragon Boat Festival. Isa sa mga landmark na dapat pasyalan ang Our Lady of Kaysasay Shrine na matatagpuan sa Barangay Labak, Taal. Ang shrine ay nakatayo sa pampang ng Pansipit River. Sa likod lamang ng shrine, makikita mo ang 125 steps at binilang ko talaga, 125 steps nga, ang San Lorenzo Ruiz Steps. Orihinal na gawa sa adobe stone at ang mga steps na ito ay pinalitan ng granite noong 1850. Ang pinaka-interesting part ay ang Well of Santa Lucia, ang Sacred Well, at hindi daw nauubos ang tubig nito. Ang orihinal na imahe ng Lady of Kaysasay ay misteryosong natagpuan dito taong 1611.
Ayan, so bali nandito tayo sa Basilica de San Martin de Tours. Ayan, so na-curious ako dito, akala ko bahay. Ayan, so bali karugtong lang siya ng simbahan. Ayan. So eto, may nakausap ako kanina. Lugar daw ito para dun sa mga nagsiseminar, sa mga estudyante na magpapari. Ayan. Akala ko museum, hindi pala. Ayan. So ngayon ay October 1. Grabe, ang bilis ng panahon. Magpapasko na talaga. Ano? So kakarating ko lang and nagugutom ako. Hanap tayo ng makakainan. Okay, so maganda yung weather. Akala ko nag-uulan. Kaya tignan nyo yung suot ko. Naka-hooded shirt pa ako. So maganda yung panahon dito. Ayan. So ulitin ko lang, ano, yan yung Basilica de San Martin de Tours. Ano? So nagawa na natin ito ng noon at ngayon. Itong heritage town. Sa mga hindi pa nakapanood, ilalagay ko na lang yung history sa dulo ng video na ito sa mga hindi pa nakakapanood. Ano? Ayan, baba tayo. Hanap tayo ng makakainan. Kasi kagabi, hindi ako masyadong nag-dinner kasi maaga ako natulog, kaya nahugutom na ako ngayon. So ano na to, brunch na itong kakainin natin. Okay, so ulitin ko lang, ano, yung taas ng Basilica de San Martin de Tours. Dati kasi merong ano dyan, pwede kang umakyat. Pero ngayon, simula daw nung inayos yung simbahan na yan, isinara daw muna nila yung taas. So, kailangan nilang ayusin and hindi pa nila alam kung kailan daw bubuksan. Ano? So, ganun din yung ano, yung Santa Lucia Miraculous Well. Sarado din. Under renovation siya. Ganda. So ito yung Municipal Government of Taal. Okay, so silipin nga natin yung baba. Silip lang tayo. Ganda naman ang ano nila. Hello po. Ah, so yan yung mga, yan ba yung mga mayor? No? Ah, galing. Sino po yung mayor dito ngayon, sir? Si sir po ba yun? Ah, hindi siya. Yan yung mga dati. Yan yung mga dati, no? Sinaunang, oh. Wow. Andyan ang year. Ha? Andyan, ano yung mga year. Ah, andyan yung mga year. Eto, Don Flaviano Agoncillo. O kano-ano kaya to ni Don Gregorio Agoncillo? Eh, tagarin ko sila yung Agoncillo. Oo nga eh, napuntaan ko na yung mukalapat. Oo. Eto, Ramon Atienza, 1891-1892. Dito, Chofilio Atienza, 1897-1898. To Emilio Ilagan, 1900.
Tapos dito, Ramon Noble. 1901, 1902, 1906, 1909, 1926, 1934. Graciano Punsalan. Grabe, ang daming ano. Okay. So, ang dami. Hindi ko na siya iisa-isahin na. Okay, so meron pa daw dito. Nakapasok din tayo dito. Nung una kasi nagalangan ako na pumasok eh. Kala ko bawal. Ah. 1956, 1960. Ito, mga bago na to, no? Ito. Pedro E. Gahol, Municipal Mayor. Sino po yung bagong mayor? Wala. Ah, walang picture. Ito, mga bago na to. 2007-2016. Pero kuya, ano po ito dati? City Hall na noon pa. Oh. Ang galing ano? Ang galing ng ano nila, palasyo. Ha? Oh, heritage na, yes. Ang laki. Parang ano, panahon pa ng ano talaga, no? Ha? Heritage Town. Oo, Taal Heritage Town, yes po. Sa taas mga opisina na, no? Pwede ba? Hindi ba bawal? Nakakatuwa yung stairs nila, ang laki. Pwede daw umakyat, halika, tingnan natin. Para masilip natin yung kanilang City Hall. Senator Jose W. Jocno, Legislative Hall. Nice. Kana, baba na tayo. Gusto ko sana pumunta dun sa may terrace pero takot ako. Okay, baba na tayo. Okay, so nakalabas na tayo sa Municipal Government of Taal. So hinahanap ko yung ano, yung kung saan tayo pwedeng kumain. Kuya, nasan ba yung Budol restaurant dito? Budol? Ah, Budol? Ah, sige, sige. Okay. Okay, thank you po. Ayun, Don Juan. Don Juan Budol Restaurant.
Ganda ng panahon, oh. Ano banda yun? Ah, here. Malapit sa may market. Ayun, oh. So, dati siyang Don Juan Barbecue, ngayon Don Juan Boodle House. Kasi gusto kong bumili ng kanilang tapa at saka longganisa. Bukas kaya sila? Ayan. So, dati siyang Don Juan, ulitin ko lang, ano, Don Juan Barbecue. Ngayon, Don Juan Boodle House. Nagkapasok tayo. Okay, so tapos na akong kumain and yung ano, yung kinainan ko, yung tapa nila. Para sa akin lang ano, hindi siya ganun kalambot. Kaya ng tapa kasi na-expect ko malambot talaga, yung nagme-melt sa bibig mo. Alam mo yung ganun? So yung dun sa kinainan ko, medyo makunat pa siya. Pero masarap naman. Yung ano na lang siguro, yung pagkaluto lang ng tapa. Sana gawin nila mas malambot pa. Okay, so eto bahay ito ng dating mayor dito sa Taal. Ayan, Agaton Orosa. Ayan. Kaya lang hindi siya open for public. Kaya hindi tayo makakapasok dyan. Hey. So, may mga magagandang bahay talaga eh. Kagaya niya, no? Ayun, no? Yung dalawang yun. Nakikita niyo ba yun? Ayun, no? Yung dalawang bahay na yun. Kaya lang, hindi siya open for public. Ayan. Ayan. So after natin dito, diretso tayo sa Marcela Agoncillo, yung nagtahin ng unang bandila ng Pilipinas. So yun yung isusunod natin.